topic po natin for today is about utang guys sa sari-sari store. Paano ba natin i-handle to? So, para din yung utang na pera guys. Welcome back to my channel again. So, for today's video guys, ay may i-share naman po ako sa inyo na another tips po about sa sari-sari store. And, but before anything else guys, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo na rin ang bell para ma-notify kayo sa mga ina-upload ko pong videos. So, yun na nga guys, simulan na po natin. So, ang topic po natin for today is about utang guys sa sari-sari store. Paano ba natin i-handle to? So, para din yung utang na pera guys. So, sa sari-sari store is yung goods naman yung inuutang sa atin, which is yung product na tinitinda natin sa ating tindahan. So, dito guys, bibigyan ko kayo ng mga tips paano ba natin i-handle to. So, yun nga, sa experience ko guys, for 7 months na pagtitinda dito sa aking munting sari-sari store. So, yun, as you can see guys, ito. So, yun nga, i-share ko lang sa inyo yung mga tips na natutunan ko rin po paano i-handle ang utang. So, yun nga guys, first is kilalanin nyo kung sino yung mangungutang sa inyo guys. So, ayun nga kasi huwag kayo basta-basta magpapautang kung hindi nyo nga kilala yung taong yon and kung bagong salta lang to or bagong tira lang to guys sa community nyo, diba? And yun nga guys, know your customers. Kilalanin nyo mabuti sila and yun nga kasi baka kinukuha lang yung loob nyo guys, diba, para makautang nga sila, diba, alam nyo yun kahit sa pera, diba, yung mga nangungutang, parang kinakaibigan mo na tayo, parang naging unting bola-bola, sobrang mabait sila sa atin sa umpisa, ganyan din saka na yung didiskarte guys na mangutang. So, yun nga guys, kilalanin nyo yung customer nyo and yun nga, baka kasi umalis na lang yan bigla-bigla sa kanilang inuupahan. So, mas maganda guys, yun nga, sarili nila yung bahay na tinitirahan nila. So, for number 2 tips natin guys is huwag basta-basta magtitiwala guys. Diba? Kasi kesyo, dinamahan lang kayo, ganito, ganyan-ganyan, na walang panggatas. And then, malaman naman nyo sa kabila na pala ng utang kasi hindi pa nga nakakabayad sa inyo. Or, what I mean guys is, sa kabilang tindahan bumili. Diba? Tapos kayo, dinadaan-daanan lang kayo. And, yun yan, nalaman nyo na may pera naman pala. So, hindi kayo binayaran guys. So, natiway na lang ang utang nila. So, for number 3 naman guys is, yun nga, mag-set kayo ng limit guys sa pagpapautang. So, yun nga guys, mag-set kayo ng limitation nyo. Kung magkano lang ba yung pwede nyong ipa-utang sa kanila. So, kung mga ano naman sila guys, good payer naman sila, nagbabayad sila on time. So, mag-set kayo guys na hanggang 500 lang or 1,000 lang guys. Kasi, yun nga guys, kung masyadong malaki ang ipapautang natin sa kanila and then matagal to bago bayaran. So, hindi mapapaikot guys yung ating puhunan guys. Anong ipamimili natin? So, maapektuhan ang inventory guys, yung products natin sa ating tindahan. So, yun nga guys, pang-apat naman natin is, so yun nga guys, yung sumunod na tips ko naman is, kailangan maging prangka tayo sa kanila guys. So, sabihin natin ang
totoo nating nararamdaman. So, kahit masakit yan, para sa kanila, masaktan, kumbaga, kumbaga masaktan yung ego nila. So, sabihin nyo po ang totoo na ganito na kung sobrang tagal na nila kayong hindi pa binabayaran, umabot na ng 1 buwan, 2 buwan, or baka mag 6 months na yan, guys. So, kailangan prangkahin nyo sila na sana hulugan nila to yung utang nyo, or yun ya, prangkahin nyo na kailangan nang mabayaran yung utang na kinuha nila sa inyong tindahan. Kasi, hindi naman natin inutang ang ating puhunan, guys. Diba? So, natenga yung puhunan natin na inutang lang nila. Imbis na magamit pa natin to, guys, ibang mga products na mga saleable or mga best sellers sa ating tindahan, di ba? So, yun na nga, hindi na nga tumubo yung pera natin. So, hindi pa bumalik yung pera na dapat napaikot na natin, guys. So, yun lang naman, guys, yung mga tips ko sa inyo. Huwag basta-basta din magtitiwala. So, kahit ka mag-anak nyo pa yan, dapat yun nga, mag-limit kayo ng utang sa kanila and obligado silang bayaran ang utang nila in a certain period of time kung niya kung ano yung pinangako nila sa inyo, kung magbabayad ba sila ng every week or 2 weeks, guys, ganyan, di ba? So kailangan nilang sumunod dun sa sinabi nila sa inyo, guys. So, actually, guys, ako dito, limit lang din ako ng pagpapautang sa tindahan kasi maliit lang naman to, guys, and pinapaikot ko lang naman din talaga. So, mga nasa 3 or 4 lang po ang pinapautang ko dito, guys. And, nagli-limit din ako kung magkano hanggat saan lang yung pwede nilang utangan. So, yung iba, nagbabayad sila weekly, guys, or every 2 weeks. So, yun nga, guys. Yun lang naman yung ma-i-share ko sa inyo as a store owners or para sa mga mag-i-start pa lang dyan, guys, ng sari-sari store. Yan nga, guys. Yan yung mga pwede nyong gawin. Paano ba i-handle ang utang? Kasi sobrang dyan talaga sasakit po yung ulo nyo sa utang na yan. So, mas maganda yung iba, hindi talaga nagpapautang, guys. Pero, hindi naman natin talaga maiiwasan yun, guys. Lalong-lalo na sa mga suki na natin na, kumbaga, nakiusap or na-delay yung sahod or kinapos talaga. So, kung okay naman yung pakikipag-usap nila sa atin or reasonable naman po talaga. So, pwede natin silang pautangin, guys. Basta magbabayad lang sila sa tamang oras or sa tamang panahon na sinabi nila. Nga, guys, kasi mahirap na. Kasi hindi naman natin inutang lang yun, di ba? Yung ating pinuhunan sa ating sari-sari store, guys. So, yun nga, guys, dadagdag ko lang din sa aking videos, sa aking vlog. Yun nga yung mga nagre-react din dyan. So, sa aking vlog, nasabi sari-sari daw yung aking binablog. So, pansinin nyo rin, guys, yung ibang mga vlogger, diba? Iba-iba naman yung content din nila, guys, diba? About din sa kanila, more on yung iba, may mga challenge, mga pranks. So, ako, wala nga ako nun, guys, eh. Diba, more on, yun nga, about sari-sari store ako, mga cooking vlogs, diba? Yung sa showbiz, and more on yung sa music din, yan din ang tag ko na rin. Basta kung ano yung gusto nyo naman, guys, eh. Kung anong gusto nyo i-vlog, diba? Hayaan natin sila yung mga basher natin, guys. Kung ano yung comment nila sa atin. Huwag nyo na lang din, pansinin or i-delete nyo yung comment nila kung alam nyo offensive yung mga kino-comment nila sa inyo, guys. Diba? Kasi hindi naman sino nakakatulong sa inyo, guys, diba? Ako, diba, ako yung naghirap ng channel ko. Ano man pakialam nyo kung anong gusto kong i-content sa aking vlog, diba? Ako naman ang papakahirap na mag-edit nito at gusto ko yung
mga binablog ko dito, hindi dahil trending to, di ba? So, huwag ganun guys, yung mindset nyo. So, kung gusto nyo mag-vlog, gawa kayo ng sarili nyo yung vlog. Diba? Pero, thank you kasi nag-view kayo sa aking channel. At least, interesado kayo kasi nanood kayo eh, diba? Aminin mo yan. So, yun lang guys. And, hindi pa nga tayo, ano, diba? Hindi pa tayo sikat, may mga basher na. So, kasama talaga yan guys. Huwag na lang natin pansinin and focus na lang tayo kung ano yung goal natin, kung ano yung gusto nating marating talaga. And, yun ya, hayaan na lang natin sila kasi hindi naman sila makakatulong po sa atin, di ba? May iba siya na nag-offer na, ay, wag na lang tayong mag-vlog, ganyan. Kasi, hindi ganun kadali mag-vlog, wala namang tao dito. Mag-business na lang daw, mga ganun ganyan. Ang dami niyang sinasabi, panay-comment yun, guys. So, hindi ko na lang, in-ignore ko na lang yun, guys. Diba? Or dinilit ko na lang yung comment niya kasi sobrang kulit niya talaga, guys. Hindi naman niya alam yung ano ko eh. Yung pagkatao ko. May sarili na akong business, diba? Hindi lang naman yung pag-vlog, guys. So, ito parang libangan ko na lang din to, guys. And para ma-inspire din yung ibang tao. Hindi naman ako nag-vlog dahil tawag dito, guys. Dahil lang sa, yun nga yung ma-earn ko dito kapag na yun yan pa, once na monetize na yung channel nyo, guys. So, hindi ganun yun, guys. Kasi more nyo ba, yun ang iniisip nila, yung ma-earn mo dito. So, dito kaya nang ba-vlog ako, kasi para, for memories na rin, guys, and para may ma-share din akong knowledge sa inyo, kung ano man yung nalalaman ko. And ma-inspire din po yung iba na mag-start ng mag-vlog, diba? Habang maaga pa. So, yun lang naman guys. Nag-share lang ako sa inyo ng onti kong thoughts about dun sa mga nagko-comment nga. Diba nang hindi maganda about sa aking channel din. So, basta ignore nyo lang sila. Delete nyo yung comment nila kasi makakasira sila sa every time na mababasa mo yun, diba? Parang maiirita ka. So, yun nga. So, yun nga guys. That's it for today's video and sana marami kayong natutunan ngayon sa aking vlog guys. So sana i-apply nyo siya sa sarili nyong tindahan guys kung paano ba mag-manage ng utang. So yun nga guys, thank you so much po for watching and keep safe po sa ating lahat guys and God bless po. And kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hitin na rin ang bell para ma-notify po kayo every time nag-upload po ako dito ng mga videos. So yun guys, thank you so much po for watching. Bye!